Ikaw, kamad kita lapas, wala bang hadlang usagabang sa ipapapakasal kay Sonia M. Matro na yung nakasaad sa dokumento ito, certificate of marriage, ikaw ay single, binata, walang asawa. Wala ba? Wala po. Ikaw rin, Sonia M. Matro, wala rin pa rin hadlang usagabang sa ipapapakasal kay kawan kita lapas na yung nakasaad ito sa dokumento ito, ikaw ay single, dalaga, walang asawa. Mga na naganda ka po din babae dati po, naganda ka. Mga magulang ng babae, nandito pa sila. Yan. Ikaw naman na lalaki, meron ka bang kamang anak o kapatid na nandito? Wala. Wala. O kayong mga kamag-anak ng bawat ng magkabilang panig, kaibigan nila, mga testigo ng kasal nila, awan tamo tayo apo nga makatulong makalapot ipa nagkalaysa ni kamad kita lapas ni Sonia M. Matro nga nati lalaki kat baro apo amuta baro wala totong binata ka talaga. Alright, kung ganong walang hadlang usagabal sa ipapapakasal, ikaw kawan kita lapas, tinatanggap mo ba si Sonia M. Matro na maging kalinang puso pang habang buhay ayon sa ating batas? Apo. At ganun, ibibigay mo ba buong katawan mo na magsisilbi sa kanya bilang kanyang asawa? Apo. Apo. Ikaw rin, Sonia M. Matro, tinatanggap mo rin ba si kamad kita lapas na maging kalinang puso pang habang buhay? Apo. At ganun, ibibigay mo rin ba ang buong katawan mo na magsisilbi sa kanya bilang kanyang asawa? Apo. Apo. Maupo na kayo. Gusto nilang pasok yun ang kontrata ng papapakasal at ang batas na rin ay sinasabi ganito na naka-house family code. Tagalog ko na, hindi ko na sasabihin yung English. Sinasabi naman natin na ang kontrata ng papapakasal ay isang special na kontrata na pang maninting pagsasama, pagtitipon ng lalaki at babae. Kontratang relasyon pang habang buhay. At pagkatapos nito, ang mag-asawa, hindi nila pwedeng gawin itong kontrata ng papapakasal nila sa maikling panahon lamang o putulin yung kontrata nila ng pinasukan sa paggawa ng katsunduan kasulatan. Dahil, ang sinasabi ng batas natin, kamar at sonya ay kontratang panghabang buhay. Ibig sabihin, ang kontratang panghabang buhay, kung kayong mag-asawa ay buhay pa dito sa mundo, hindi kayo pwedeng mag-asawa magpakasal para iba. Yan ang essence ng batas natin. Ang pagpapakasal, kontrata ng pagpapakasal ay kontratang pang habang buhay hanggang kamatayan. Ang batas natin na may sinasabi, may mga karapatan at obligasyon na mag-asawa dito sa mundo habang sila ay namubuhay. Sabi naman sa akin, obligado ang mag-asawa magsasama sa isang bahay sa bubong. Natural, ang mag-asawa magsasama sa isang bahay sa bubong. Alangan naman na pagkatapos ng kasal ninyo, si lalaki na sa bigutan, si babae na dito sa banggar. Magsasama sa sambahay, ang mag-asawa sa sambahay sa bubong. Simple lang, natural lang. Dahil ang pake ng pag-asawa ay dalawa. Una, procreation. Ang sinasabi na procreation, pagpaparami. Diba? Mga anak. Magpaparami ang mag-asawa, mga anak sila. Ang asawa niya misis. Ito ay utos noon ng Diyos kay Adam at Eva noong unang panahon. Go and multiply. Sabi niya magpaparami kayo, mga anak. At yung pangalawa, siyempre, companionship. Yung pagsasama ng mag-asawa na papagandahin ng kanilang pamilya. Kung baga sa balak nilang sa sarili, tatay sila ng kanilang bahay. Kung magkakaroon na sila ng anak, bubuhayin nila yung anak nila, papakainin, kung magkakasakit, papadoktor yan, papagamot, at kung mag-aaral na yung mga anak nila, pag-aaralin nila sa hanggang kaya nila, hanggang sila ay magbinata ng dalaga. Companionship. Kaya, yan ang pake ng pag-asawa. Procreation at companionship. Pagpapadami at pagpapaganda ng pamilya. Diba?
Obligado ang mag-asawa magsasama, di ba sabi mo kita rin? Obligado din ang mag-asawa na sustentuhan, suportahan, buhayin nila yung pamilya nila. Lalo na kung may anak na kayo o suplin sa iyong buhay. Ang sinasabi naman natin, sustent, suporta, ikakabuhay ng pamilya. Na mutually, sabi naman sa iyo, mutually, the husband and wife, shall mutually, take effort to earn a living sustenance and support for the family. Magtutulungan daw ang mag-asawa na maghahanap buhay sa ikakabuhay nila. Bakit sinasabi naman sa ito? Dahil sa buhay natin dito sa mundo bilang tao, bilang mag-asawa, hindi naman tayo nabubuhay kasi araw-araw kung hindi natin minimaintain yung ating kalusugan, buhay. Tayo ay kumakain araw-araw, umaga, tanghali, gabi, nagmimerenda tayo para mabuhay tayo, di ba? Yung philosophy ng English ito, we eat in order to live, but we do not just live in order to eat. Kumakain tayo para mabuhay, ngunit hindi tayo nabubuhay lamang na kumakain na lang. Sabi naman sa atin, na ang obligasyon ng sustent at support ay kabuhayan ng pamilya ay pagtutulungan ng mag-asawa. Mutually, sabi naman sa atin. Magtutulungan ang mag-asawa na maghahanap buhay sa kakabuhayan nilang mag-asawa at yung mga anak nila. Ngayon sa tingin ko naman, ikaw na lalaki, ang number one dito na magtataguyod na maghahanap buhay sa kakabuhayan ninyong misis at yung mga susunod mga anak. Maganda naman kung tutulong si misis dahil sinasabi naman sa atin, ito ay pagtutulungan ng mag-asawa. Obligado din ang mag-asawa na magrespetuhan at tapat sa isa't isa habang sila'y nabubuhay dito sa mundo. Yan ang sinasabi ng huli ng batas natin. Obligado ang mag-asawa magrespetuhan. Simple ang salita, respeto. Ikaw na lalaki, re-respetuhin mo si misis mo dahil siya ang babaeng kasama mo pang habang buhay dito sa mundo. Vice versa. Ganon din, ikaw na babae, respetuhin mo rin si mister mo. Dahil siya ang kasama mong lalaki, asawa, dito sa mundo pang habang buhay. At sinasabi ng basa natin, bakit sinasabi ng basa natin ang respeto? Dahil sa buhay may asawa raw, hindi natin may iwasan kung minsan yung mga problema. Yung mga hindi pa kailin na mag-asawa. Hindi natin daw may iwasan kung minsan yung mga gera. Hindi gera na nangyayari sa hindi na mayroong armalite. Hindi. Gera. Na dapat daw, nagyaroon na gaya ni Pacquiao, no? Ang essence ng respect daw ay walang. Ang mag-asawa, mag-arol daw sa mag-asawa, mag-aaway, di ba? Sa salita lang. Ngunit in order to have the essence of respect, sinasabing ba sa atin, they must avoid physical contact. And that is the essence of respect. Wala daw suntukan, yan. Walang contact. Ibig sabihin, totoo ang mag-aaway ng mag-asawa. Ngunit wala yung guna, yung ala Pacquiao. Siya kayo mga karate. Wala yun. Salita lang daw, kamat at saka Sonia, pagka nag-aaway kayo. Kasi itong pipignan naman natin talaga, ikuan, kung baga mag-aaway kayo sa mag-asawa at sinampal mo o sinuntok mo isa sa inyong mag-asawa, parang sa huli-huli ikaw nagluluha pa rin. Luluha pa rin sa huli. Ito rin ay malas sa buhay ng mag-asawa yung magalitong nangyayari. Huwag natin gawin yan. Malas daw sa buhay ng mag-asawa. Kaya, magrespetuhan, di ba? Walang physical contact. Yan ang respeto sa buhay ng asawa. At yung huli ng patatati ng batas niya, tapat ng isa. Mutual, sabi naman, mutual fidelity. Sabi ng batas niya, mutual fidelity during your lifetime. Fidelity. Alam mo itong batas na fidelity, faithfulness, siya tamad. Ikaw ay tapat sa misis mo. Sabi niya. Si vice versa, si Sonia rin ay tapat din sa kanyang mister. Wala nang iba na lalaki sa iyong sa buhay ninyo. Walang, ibig sabihin, simple lang, di ba? Walang kaliwaan. No left turn, no right turn. Islam. Kayo Islam, di ba? Islam. Kasi sa iba sa Katoliko eh. One woman man. One woman woman. Ngunit sa Islam eh. Sa Katoliko eh, kung ano eh. Sa Katoliko eh.
Isa lang Mrs. mo habang buhay. Isa lang Mr. mo habang buhay. Hindi ko alam kung kama at kung naniwala doon. Nakikita ko sa mga Muslim eh, meron pang apat, lima ang asawa, di ba? Hindi tama yun, di ba? Kung, kasi sa panig ng Katoliko yan eh, ng mga Kristiyano na ikon eh, unfaithful na. Isa lang ang asawa natin. Ikaw na lalaki, isa lang misis mo. Ikaw na lalaki, babae, isa rin ang misis mo. Ganyan ang kwan ng Kristiyano, Katoliko, di ba? Hindi ko alam kung sa inyong mga Muslim. Kasi si Gama din Muslim eh. Di ba? Yan. Tapat nang siya, walang magtataksil, walang kaliwaan. Ibig sabihin, wala nang ibang tao sa inyong buhay, tamad at sunya. Di ba? Faithfulness. Yan. Faithfulness. Ito ang sa panig namin mga Kristiyano, ito ang pinakamagandang punto ng batas natin. Sinasabi ko sa mga kinakasal ko dahil ito ang punto ng batas na kahit magkano simple ang buhay natin, kasi hirap natin sa buhay, kung walang taksilan, simple maganda. Ang takbo ng buhay natin. Kasi sa experience ko, sa mga kaso, may nangyayari kasi sa buhay mo ng asawa. Sila laki ng babae. Sila babae ng lalaki. Karamihan, sa panig ng babae, kaya broken family. Di ba alin ng lalaki, kasi ang lalaki na nagloko, pinapatawa ng misis niya. Ngunit si misis, yung ibang mga kaso ko, hindi pinapatawa ng misis niya. Nagkakahiwalay sila. Broken family. Yeah. Kaya ito yung mga obligasyon ng mag-asawa na inyong tutuparin, tamad at sonya. Yung huli pinag-importante. Marami ko, nakikita ko na marami kayong testigo sa kasalan ninyo. Kayo mga testigo, hindi lang testigo na sila ay si Kamad sa kasasunya ay tinanggap nila ang kontrata kasal civil ngayon. Pagkatapos ng kontrata ng kasal nila, may tuturing kayong mga pangalawang magulang ng mag-asawa at meron na kayong obligasyon sa buhay ng asawa. Number one, tutulong sa problema, hindi pa kayo din ang asawa. At number two, yan. Pumunta ko sa kanila, ninong ninang, mayroon kaming project. Ano, kung meron kayong project, sabi ng mga ninong ninang yun. Tapos, ang kailangan namin, yan daw. Ito kayo na. Takdaman ako din ninong ninang, tapos aksyente, di ba ng kwa? Sino ka to't sing-sing? Hawakan mo to kaman. Isod mo kay Sonia, sundan ako. Mahal kong asawa. Isod mo. Isod mo. Itong pinsin. Bilang tanda. Bilang tanda. Ng aking pagmamahal. Ng aking pagmamahal. At katapatan sa'yo. At katapatan sa'yo. Mula ngayon. Mula ngayon. Magpakailan mo. Magpakailan mo. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko. Hawakan mo rin po ba? Ganyan. Kamad. Kamad. Mahal kong asawa. Mahal kong asawa. Isuot mo. Isuot mo. Itong sinting. Itong sinting. Bilang tanda. Bilang tanda. Ng aking pagmamahal. Ng aking pagmamahal. At katapatan sa'yo. At katapatan sa'yo. Mula ngayon. Mula ngayon. Magpahilan mo. Magpahilan mo. Tatanggapin. Tatanggapin. Ngayon, nilunod pa kayo. Sa sangkan ng kamay. Sandana ko, no? Sandana ko. Magsundan ako, sabay kayo. Ako si? Ako si Mama. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan ang mga gawain at obligasyon ng isang may asawa sa mas mabuti o sa mas masama, sa mas kayamanan o mas kahirapan, sa aming pagkakasakit o sa aming kalusugan, kami ay magmamahalan at magpapahalaga sa bawat isa hanggang kami ay paghihiwalayin ng kamatayan. Magandang panunod pa ng mga asawa yan. Palakpakan niyo man na po. Natingin niyo ba yan? Natingin niyo yan. Yung panunod pa niyo yung hapang-habang buhay yan, Kamad at Sonia, at dapat sundin niyo yan. Till death do your part. And now, by virtue of the power system in Melo, aspiring just to disclose that you get married,
and also by virtue of the laws of the Republic of the Philippines, I now pronounce you as a man and wife. Ideklara kang legal na mag-asawa mula ng itong araw ito hanggang sa kawalan ng buhay. Tamad, Kaman, Talapas, Asakasunya, Manso, Makro. Tapos na seremonya, susunod na Kaman yung peace na ito. Tap. Pagkatapos, magmamano kayo sa ninong ninang dyan bago sirma. Okay, pwede na maestro yung sounds natin. Kuman dito. Problem na ito na. Ibalidang ko nga, magbalidang ko yung pablo.